Are you a member of the Roman Catholic Church? Are you intrigued or challenged by clever questions and malicious accusations from the enemies of the Church? Bakit hindi nag-aasawa yung mga pari? No, bakit po ba tayo mga Katoliko gumagamit? Bakit po ba gumagamit ang mga pari ng insane? Bakit po may pista prosesyon ang mga Katoliko? Bakit ba paulit po yung magdasal ang mga Katoliko? All your questions will now be answered and all your doubts cleared. Featuring the two prominent Roman Catholic apologists of the Philippines, Attorney Marwil Liasos of the Order of Preachers and Reverend Father Abe P. Arganiosa, in a dynamic tandem to explain and defend faith and to guide us all to know the truth. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapanood ng Know the Truth dito sa TV Maria. Ito po si Attorney Marwil Liasos, makakasama po ninyo sa pangalan po ni Father Abe Arganiosa. Isang napaka-espesyal po na pagtatanghal ang ating gagawin sa araw na ito bilang bahagi pa po ng ating series sa pagbisita ni Pope Francis. At bago po namin ibigay sa inyo ang aming natatanging panauhin sa araw na ito, magbabasa po tayo ng mga mensahe sa Facebook page ng Know the Truth. Napakarami po ng mga taga-subaybay na nagbigay sa atin ng kanilang mga mensahe. Galing po kay Maricel, ang sabi niya, "Love watching KTT. I am more proud I belong to the One True Church. Hope more episodes about our doctrines and teachings of the Church." Sabi naman ni kapatid na Jean Avellino, "Excellent! I love it! More proud to be Catholic. Hoping and praying that our brothers and sisters who are lost will come home to the true church that our Lord Jesus founded. God bless." Napakaganda po ng mga mensahe na nanggaling po sa mga members ng Know the Truth page sa Facebook. At sa araw na ito ay napaka-espesyal po ng ating panauhin na pag-uusapan po namin ang pagbisita ng ating mahal na Santo Papang si Pope Francis. Ang aming panauhin po sa araw na ito ay walang iba kundi isang periodista, ang kapatid na June Balaguer. Magandang araw sa iyo, kapatid na June. Magandang araw din sa iyo, brother. At talaga namang napaka-interesante ng ating pag-uusapan, brother, kasi nalalapit na yung talagang pinakahihintay natin na pagbisita ng ating Santo Papa. Ano ngayon yung nararamdaman mo, kapatid? Siyempre, isang ano dyan is excited. Mm-hmm. Excited tayo dahil darating sa bansa natin ang pinuno ng pinakamalaki at tunay na simbahan na itinayo ng Panginoong Jesus, si Pope Francis nga. Tsaka syempre hindi ganun kadali na bumisita ang papa sa kung saan saan bansa. Mm-hmm. So talagang malaking karangalan sa ating mga Pilipino at saka malaking bagay ito na darating siya sa atin. At isang ang napakalaking biyaya ang igagawad sa atin ng langit sa pagbisita ni Pope Francis, sapagkat dito natin nakikita na si Pope Francis ay napakalaki rin ng pitak sa kanyang puso ang sambayan ng Pilipinas. Lalong-lalo na po yung mga biktima ng bagyong si Yolanda. Ito po ang rason kung bakit ang ating mahal na Papa ay bibisita sa ating kapuluan. Brother June, bakit merong mga ganitong apostolic visit na tinatawag ang ating Santo Papa? Bakit apostolic? Sapagkat primarily, ang Santo Papa ay isa sa mga kahalili mula ng mga apostol. In fact, ang Santo Papa ay kahalili ng unang-unang Papa na si San Pedro. Mm-hmm. And kung ako tatanungin mo, makikita din natin sa Banal na Kasulatan na ang Papa na nagmula kay Pedro ang nag-iisang pinuno ng relihiyon sa ngayon na Diyos mismo ang nagtatag, nag-appoint. Si Lord mismo ang nagsabi na
ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito. Ang Panginoong Hesus mismo nagsabi kay Pedro, ang unang papa, na sa iyo ko inihahabilin ang aking mga tupa. Mm-hmm. So, walang ibang, nagsaliksik na rin ako dati, wala akong nakitang ibang pinuno ng reliyon na may ganitong klase, ganitong uri ng pribilehyo, ng otoridad na galing mismo sa Diyos. At napakaganda po ng sinabi ng kapatid na June, at mamaya-maya lamang hihimayin natin, no? Talagang napakaganda po ang katuruan ng Santa Iglesia na nagmumula po ang katuruan ito sa Biblia. Tinatawag din na kapatid na June na state visit itong pagbisita nga ng ating Santo Papa, sapagkat alam naman natin na ang Santo Papa ay hindi lamang pinuno ng Iglesia Katolika Romana, kundi siya rin ay pinuno ng State of Vatican City, na isang soberanyang estado, no, maging sa international law. At kaya naman, meron din siyang pagbisita sa pinuno ng ating bansa sa darating na January 16. Kapatid na June, pang-ilang apostolic visit na to ng Papa? Sa pagkakaalam mo, ito na ang ika-apat na apostolic visit ng ikatlong Papa. Mm-hmm. Sapagkat ang unang dumating dito ay si Pope Paul VI, mm-hmm, dumating na sumunod ay si Pope John Paul II, na dumating uli, bumisita uli noong 1995, no? Para World Youth Day. At ito na nga ang ika-apat na apostolic visit na si Pope Francis, mm-hmm, naman ang gagawa. Sa iyong bang karanasan, Brother June, meron ka bang naaalala na experience sa isa sa mga apostolic visits na ito? Siguro naman, hindi mo na naabutan si Pope Paul VI, no? Kay Pope John Paul na lamang. Meron. Noon kasing, hindi ko lang maalala. 1981. Ako noon ay member ng Boy Scout sa Quezon City, sa paarala namin. At kami mga Boy Scout ay naatasa na gumawa ng kordon sa paligid ng Quezon Monument. Mm-hmm. Kasi doon mismo nagmisa si Pope John Paul. At sa isang pagkakataon, pagkatapos niya ng misa, umikot siya sa monumento at nagbasbas sa mga tao na naroon. Nagkataon na ako yung nandun ako sa pinakapaana ng monumento at nakita ko siya. Dumaan siya sa mismo sa tapat ko. At nung nagbasbas siya, syempre, kasama tayo. So, isa, hindi ko makakalimutan yun. Hindi ko makakalimutan yung kaamuan ng kanyang mukha. Kabanalan. Kabanalan. At yung talagang noon pa lang nakita ko yung meron siyang halo, mm-hmm, na nasa paligid niya na parang merong kakaibang liwanag. Kakaibang liwanag na hindi mo malaman na parang yung araw nasa likod niya. Mm-hmm. So, noon pa lang naranasan ko na napakabanal ng Santo Papa. Eh ako naman, yung karanasan ko, muntik na akong masagasaan ng Pope Mobile sa Legazpi Airport dahil sumalubong ako sa Santo Papa. At ako rin ay nabasbasan matapos na ako'y hablutin ng mga gwardyang nakabantay sa Santo Papa. Pero sa ibang pagkakataon na lamang natin ihahatid ang ganong mga kwento tungkol sa mga apostolic visits. Brother June, sa personal mong pananaw, anong pagkakakilala mo sa Papa? Tulad ng nasabi ko kanina, ang Papa, ang pinuno ng nag-iisang relihiyon, nag-iisang simbahan, na Diyos mismo ang nagtayo. At ang Papa ay napaka-laki ng kanyang papel dahil siya lang ang alam kong religious leader sa panahon natin ngayon na Diyos mismo ang nagtalaga. Mm-hmm. At sa larangan naman ng mundo, no? What is the role of the Pope in the modern world? Napakalaki rin ng papel na ginampanan ng Papa. Halimbawa, sa mga kabataan ngayon, maaaring hindi nila nalalaman na ang Russia ay dating communist state. Mm-hmm. At saka maraming bansa sa paligid ng Russia ay komunista. Mm-hmm. Pero dahil sa kagagawa ng isang Papa sa intercessions, prayers, at saka sa mga pakikialam, so to speak, ng Papa, specifically si Pope John Paul, mm-hmm, ay nawasak ang tinatawag na Iron Curtain. Bumagsak ang Iron Curtain. Kaya, wala na ngayon ng komunismo, mm-hmm, sa mga lugar na yan. At isa pa sa kagandahan ng institusyon ng papacy, ito ay talagang very powerful. Kumbaga, this is the pulpit of the world. Mm-hmm. Pag nagsalita ang Papa, lahat nakikinig, katoliko man o hindi. Kaya sa larangan po ng pagtataguyod ng kapayapaan sa buong mundo, lagi na po ang Papa ang nangunguna. Sa ngayon po, sa ilalim ni Papa Francisco, ang mabunying Santo Papa ng ating panahon, siya naman po ang nangunguna
para sa mga mahihirap. So talagang pinapakinggan po ito maging ng mga world leaders at talagang pinupuntahan siya mismo doon sa Vatican sa Roma upang kapanayamin, upang malaman kung anong katuruan o tindig ng Papa sa mga makabagong issue ng panahon. Kung maidagdag ko lang, brother, baka makalimutan natin. Itong kung nakaraan lang ay bumalik sa normal ang relasyon ng Cuba at ng Cuba at ng Estados Unidos. Maaaring hindi alam ng marami, pero malaki ang ginampan ng papel ni Pope Francis at ng Vatican para magnormal ang relasyon na ito. At hindi lamang yan, yung talaga matagal nang nag-aalitang grupo sa Israel at mga Palestino nung nagkaroon ng apostolic visit si Pope Francis ay talagang nakita yung pagkakaisa ng dalawang dating nag-aaway na pangkat para sa kapayapaan. At sila inimbitahan mismo ng Papa. Tumaliman naman, pumunta sila doon sa Vatican para magkaroon ng isang araw ng panalangin para sa kapayapaan. So talagang Santo Papa, hindi lamang leader ng ating simbahan, siya rin ay maituturing na leader ng ating mundo sa ngayon because he is the moral voice, yes, ika nga, the conscience of our age. Dumako tayo ngayon, kapatid na Jun, sa ano ba talaga ang biblikal na batayan, no? Yung saan sa Biblia natin matutunghayan ang mga katuruan ng Iglesia Katolika hinggil sa Santo Papa. At babaliktanawin din natin ang kasaysayan tungkol sa katungkulang ito. Unahin natin, kapatid na Jun, yung biblical basis, no, ng papacy. Bakit tayong mga Katoliko, gaya nga ng sinabi mo, ay nananampalataya na ang Papa lamang ang kaisa-isang leader ng simbahan sa mundong ito na Diyos mismo ang nagtalaga o nag-utos? Makikita natin ito sa kasaysayan ng kaligtasan, salvation history. Na alam natin, briefly lang, nagkasala ang tao, pinalayas ang tao sa paraiso, pero para makabalik ang tao sa paraiso o sa langit, Diyos din mismo ang gumawa ng paraan para tayo maibalik sa Kanya. At yan ay sa pamamagitan ng pagkakataong tao ng Diyos, si Jesu Cristo. Nung nagkataong tao ang Diyos, Siya mismo ang nangaral sa atin. Tama. Siya mismo ang nagturo sa atin. Siya mismo ang nagtalaga ng mga pinuno. Ang 12 apostol na unang pinuno ng mga Kristiyano. At pagkatapos noon, bago siya bumalik sa langit, alam niya na hindi po pwedeng iwan ng mga tupa niya na walang pinuno na nakikita. Dahil alam naman natin na pag wala ng pinuno, wala ng iisang gumagabay, nagkakawatak-watak ang tao, nagkakanya-kanya ang mga tao. So alam ng Panginoon yun. So ang ginawa niya, bago umakyat sa langit ang Panginoong Jesucristo, ay alam niya na kailangan nila ng tao, ng kanyang iglesia, ng visible head. At yan nga, ay itinalaga niya ang isang katuwang, isang katiwala, at yun na nga ang Papa. Sa katauhan ni San Pedro Apostol. Makikita natin yan sa, ang una, bago pa siya pahirapan, ay nagsalita ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 16 verse 18. Mababasa natin ito. Gamit natin ang Biblia ng Sambayan ng Pilipino, mababasa natin. At ngayon, sinasabi ko sa iyo, ikaw si Pedro o bato. At sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At hinding-hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Sa verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at ang itali mo dito sa lupa ay itatali rin sa langit, at ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan din sa langit. Napakaganda nung talatang binanggit mo, kapatid na Jun. Pero paano naman tayo nakakasiguro na si Pedro nga yung itinatalaga ng Panginoong Jesucristo bilang bato na kung saan tatayuan niya ng kanyang iglesia o ng kanyang simbahan? Meron din tayong mababasang mga talata na ang tinutukoy na bato ay ang Panginoong Jesus. Napakagandang tanong yan. Kadalasan yun ang itinatanong sa atin, na binabanggit nga nila na si Kristo ay isang bato rin. At sinasabi nila rito na ang batong tinutukoy rito ni Jesus sa Mateo
16-18, ay si Kristo rin mismo. Mm-hmm. Dahil si Kristo rin daw ay bato. Mm-hmm. Kaya lang kung pag-aaralan natin ang mga talata na nagtumutukoy sa Panginoong Jesus bilang bato, mm-hmm. mababasa natin na si Jesus ay tinutukoy bilang batong panulok. Mm-hmm. Sa English ay cornerstone. Ang magkaiba, ang batong panulok at ang batong pundasyon na tinatawag. Batong pinagsasaligan. Pinagsasaligan. Ang kaibahan ng dalawa, meron ang batong saligan ay doon mo itinatayo ang bahay, ang isang struktura. Si Kristo bilang batong panulok, siya ay bahagi ng bahay na itinatayo sa pundasyon. Kumbaga, kapag mayroong groundbreaking, yun yung bato na ipinapasok doon sa lupa, na kung saan tinatayo ang bahay. Tama. At yun si Kristo. Kaya mababasa nga rin natin sa isang bahagi ng Biblia sa Pedro, si Apostol Pedro mismo, ang nagtukoy kay Jesus sa Bagong Tipan bilang batong panulok. Makikita natin sa unang Pedro, kapitulo 2, versikulo 4, kung saan sinabi ni Pedro, siya ang buhay na bato na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanya. Yun ang sabi, hinirang sabi ng bilang batong panulok. Mm-hmm. Kasi pag itinatayo nun ng mga gusali o mga bahay, meron talagang cornerstone. Ang cornerstone na yun, o batong panulok, yan ang nag-uugnay sa iba't ibang bato na itinatayo dyan. So, makikita natin ang kaibahan ng batong pundasyon, batong saligan, at batong panulok na si Kristo. Ngayon, sa pagkakaibang ito, ay makikita rin itong mahalagang kaugnayan ni Pedro bilang batong pundasyon at ni Jesus bilang batong panulok. Bakit? Anong kaugnayan niyan? Pag nagtayo ka ng bahay, kapag nailatag mo na ang batong pundasyon sa batong saligan, hindi na yan mabubuhay. Matitinag. Hindi na yan maghihiwalay. Pag inihiwalay mo yan, magigiba ang bahay. Kaya dyan natin makikita ang very close relationship. At saka yung kaiba, although magkaiba silang bato, makikita rin natin ang kaugnayan nilang dalawa. Hindi na sila maghihiwalay. Kaya nga sinabi ni Jesus na sa'yo, ko itatayo ang aking iglesia. Kaya nung itinayo ni Jesus ang kanyang iglesia kay Pedro, kung saan si Jesus ang batong panulok, hindi na sila naghiwalay. Kaya nga hindi na manadaig ng kamatayan ang relihiyon o iglesia ang itinayo ng Panginoong Jesus. At napakalinaw naman po, mga minamahal sa banal na kasulatan, na hindi lamang isang bato ang kailangan sa pagtatayo ng bahay, na kagaya po ng pinapalagay ng ating mga kaibayo. Sapagkat kung babasahin po natin dito sa Lumang Tipan, sa Jeremiah 51, ang versikulo ay 26, at hindi kanila kukunan ng bato na panulok o ng bato man na mga patibayan, kundi ikaw ay magiging sira magpakailanman, sabi ng Panginoon. Dito nakikita natin na may iba-ibang klasing bato. And they shall not take of thee a stone for a corner, nor a stone for foundations, but thou shalt be desolate forever, saith the Lord. So napakalinaw po sa patutuo ng banal na kasulatan na magkaiba po yung batong panulok at batong saligan. Isa sa mga ipinupunto sa atin ng ating mga kapatid sa kabila ay doon daw kasi sa Mateo 16:18, Petros at Petra. You are Petros and on this Petra I will build my church, salitang Griego. Kaya magkaiba daw yung Petros sa Petra. Yung Petros si Pedro, yung Petra si Kristo. Ano naman ang ating sagot sa ganitong kaisipan ng ating mga kaibayo? Nagkakaroon kasi ng kalituhan dyan dahil lang pinagbabatayan nila yung Grego. Tama yun. Ang Biblia, ang New Testament, particular ang New Testament, ay nasulat sa Grego. At Petros ang ginamit para sa bato, at Petros kay Pedro at Petra sa bato. Pero ang problema kasi dyan, maaaring hindi rin naintindihan ng tao na sa wikang Greek, merong masculine at saka feminine gender na mga salita. Gender ang mga salita. May panlalaki at pambabae. Ngayon, sa salitang Grego, iisa ang salitang bato. Yan ay Petras. Tama yon. Kaya lang, kung tas sa ating mga Pilipino,
maintindihan natin na, sa tunog pa lang, alam natin na, pambabae yung Petra. Mm-hmm. So, paano nga naman na magiging babae si Pedro? Eh, alam nga naman, lalaki si Pedro, oo, tawagin mong Pedra. Lalaki yun, oo. Oo. Kaya Stephen, tawagin mong Stephanie. Oo, diba? Isang hindi alam ng ibang tao na sa wikang Grego ay merong mga gender ang mga salita. Hmm. Nariyan ang pambabae at panlalaki. Sa Grego, ang salitang bato talaga ay Petra. Mm-hmm. Na sa tunog pa lang ng bagsak na salita ay alam mong pambabae. Feminine. Feminine. Pero, so, kung itatalaga si Pedro, isang lalaki, bilang bato, gagamitin ba sa kanya ng Panginoon ng Petra? Mm-hmm. Hindi. Sa kabila nun, alam din ng Panginoon na pwedeng gawing itukoy sa lalaki ang salitang babae. Mm-hmm. Paano niya ginawa yun? Ginawa niyang transpose o ginawa niyang panlalaki. Mm-hmm. So yung Petra, ginawa niyang Petros. At ang hindi po nababatid ng karamihan, yung salita pong ginamit ng Panginoong Jesucristo ng panahong yon ay ang wikang Aramaiko. Mm-hmm. At sa wikang Aramaiko, iisa lang po ang salitang ginagamit at ito po ay kefa. At babasahin po natin bilang patunay, mga minamahal, itong Aramaic Bible, Aramaic English New Testament, na ganito po ang pagkakasalin sa wikang Ingles. Sa Mateo 16:18, ganire po ang ating mababasa. I say also to you that you are Kepha, and on this Kepha I will build my assembly, and the gates of Sheol will not subdue it. Ang ginamit po, kefa, na nagpapatunay na sa orihinal na wikang gamit ng Panginoong Jesucristo, wala pong pagkakaiba sa salitang ginamit. Kaya yung kefa po, yung bato, ay walang ibang tinutukoy, kundi yung kausap ng Panginoong Jesucristo, si San Pedro Apostol. Makikita natin na mas malinaw, Brad, sa ibang bahagi ng Biblia. Kasi si Pedro, ay hindi lang tinawag na Pedro. Si Pedro ay tinawag din na Kepha sa Pilipino o Cephas sa English. So makikita natin na talagang ang ginamit na salita ay nanggaling sa Aramaic. Isang sigurong dapat nating maunawaan sa Biblia, kung paano na buong Biblia, nagsalita ang Panginoon at ang kanyang mga alagad, apostol, sa wikang Aramaico, which is the, kumbaga, pangkaraniwang wika nung panahon nila. Pero dahil nga marami ring tao nung panahon nila ang nagsasalita ng Griego at ang mas malawak na ginagamit na salita nun ay Griego, nung sinulat ang Mateo 16:18, sa Greek, ginamit na yung Petros. Of course, opo. At marami din po tayong mababasa sa banal na kasulatan na si Pedro ay talagang tinawag bilang pangalan niya ay bato eh. Mm-hmm. Dito po sa isang salin ng Protestante na The Way, The Living Bible, ito po ay isang paraphrase. Eh dito po napakalinaw na si Apostol Pedro ay tinawag ding bato o the rock. Dito po natin ito babasahin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, ang versikulo ay 42. And he brought Peter to meet Jesus. Jesus looked intently at Peter for a moment and then said, "You are Simon, John's son, but you shall be called Peter the Rock." Napakalinaw ho, mga minamahal, ang patotoo ng banal na kasulatan sa usaping ito. Hindi pwedeng ipagkamali. O ipasubalian. Ang nagiging problema lang ay, since nagsalita sa ibang wika ang Panginoon, sa Aramaico, na isalin sa Grego, at ngayon eh, nasa iba't ibang wika na, nawawala yung original na, may nawawala na essensya, kahulugan. Kahulugan, tama ho. At maliban dyan, kapatid na June, binabanggit din sa versikulo 19 ng Mateo na kung atin pong babasahin, kagaya po ng pagkabasa mo kanina, ngayon ay babasahin po natin muli. Ito po ang pananalita ng Panginoong Jesucristo. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit.
at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ano ho ba yung kahulugan, kapatid na June, nung pagkalag at pagtali, lalong-lalo na ang kahulugan ng susi, ayon mismo sa sentido ng banal na kasulatan? Ang talatang ito ay nakaugnay sa kagawian ng mga tao noong sa lumang tipan. Noon kasi merong tinatawag na yung katuwang o katiwala ng palasyo. Yung mayordomo. Mayordomo, ika nga. At sa mayordomong yun, doon ibinibigay ang susi ng palasyo. Kung sino may hawak ng susi, siya ang may karapatan na magbukas at magsara. Kapag binuksan niya, walang ibang pwedeng magsara. Kapag sinara niya, walang ibang pwedeng magbukas. Yan ay, kumbaga, ang sinasabi, si Jesus ay alam natin na Diyos. At ibinibigay ng Diyos ang susi ng langit kay Pedro. At pag sinabi ni Pedro, sinabi ni Panginoon, sige, ang susian mo dyan sa lupa, sususian ko sa langit. Ang kalagan mo, kakalagan sa langit. Ibig sabihin, at ito'y napakahalaga, tanging sa Santo Papa lamang, ang Papa lamang, ang nag-iisang leader relihiyon na binigyan ng Panginoon Diyos, ng Panginoong Diyos, ng kapangyarihan na magdeklara sa lupa, at ang deklarasyon niya sa lupa ay tanggap sa langit, ay gagawin sa langit. At ganyang kapangyarihan ang Santo Papa. At hindi yung kaiba doon sa kapangyarihan na ipinagkaloob nga sa sinasabi nating mayordomo o sa wikang Ingles, vizier, na ang translation nito, vicar. Kaya nga ang ating Papa, tinatawag the Vicar of Christ. Doon po kinuha ang mga katagang yan. Doon po sa katiwala sa lumang tipan. Halimbawa, babasahin po natin dito sa Isaías 22, no? Ang versikulo ay 21 patuloy hanggang 22. At aking susuotan siya ng iyong balabal at patitibayin siya ng iyong pamingkis, at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay, at siya'y magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem at sa sangbahayan ni Juda, at ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat, at siya'y magbubukas at walang magsasara, at siya'y magsasara at walang magbubukas. Kung sa lumang tipan, sa bayan ng Diyos, merong ganung katungkulang inaatang sa katiwala ng hari, eh lalo na kaya sa bagong bayan ng Diyos, sa kaharian ng hari ng mga hari. Sa simbahan at sa langit. At sa simbahan at sa langit. Nako, napagaganda no ating pag-uusap. Isang talata pa lamang ho yan, mga minamahal. E maliban doon sa Mateo 16:18 hanggang 19, kapatid na June, ano pa yung pinagbabatayan ng ating simbahan sa ating pagkilala kay Pedro bilang unang papa? Yung sa Mateo 16:18, makikita natin dito yung kahalagahan ni Pedro o ng papa sa simbahan. Ngayon, sabi ko nga kanina, ang papa lang ang tanging pinunong relihiyon na itinalaga ng Panginoong Diyos para pangalagaan ang kanyang mga alagad, mga tupa, ika nga. Sa Juan 21:15 hanggang 17, mababasa din natin na mismong ibinibigay ng Diyos ang pamamahala at pangangalaga sa kanyang mga kasama, kanyang mga alagad na kasunod kay Pedro bilang kawan. Sa kawan. At bago dyan, ay mababasa muna natin sa John 10 kung sino si Jesus. Si Jesus ang mabuting pastol. Bilang mabuting pastol, siya ang nangunguna talaga sa kanyang kawan. Siya nangangalaga. Sabi nga niya, sa John 10:11, sabi ng Panginoon, ako siyang mabuting pastol, nag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa mga tupa, ang mabuting pastol. Sino ang mabuting pastol? Ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos. Bilang mabuting pastol, babalik na siya sa langit, iiwanan niya ang kanyang mga tupa. Hindi niya ito iiwanang nag-iisa. So nagtalaga siya ng isa pang tagapangalaga, isang katiwala, at siya nga si Pedro.
At yan ang mababasa natin sa Juan 21:15-17. Sabi ng Panginoon, pagkaalmusal nila, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako nang higit sa pagmamahal nila? Sinabi nito sa kanya, oo, Panginoon, ikaw ang nakakaalam na iniibig kita. Sinabi sa kanya kay Pedro ng Panginoon, pakanin mo ang aking mga kordero. Sinabi sa kanya ng pangalawa, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Sinabi nito sa kanya, oo, Panginoon, ikaw ang nakakaalam na iniibig kita. Sinabi sa kanya, ipastol ang aking mga tupa. Sinabi sa kanya, maikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot na si Pedro dahil maikatlo siyang sinabihan, iniibig mo ba ako? Kaya sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng lahat, alam mong iniibig kita. Sinabi nito sa kanya, pakanin mo ang aking mga tupa. Maliwanag. Sa Hebreo o sa bansang Israel, may kahulugan ang bilang ng mga pananalita. Pag sinabi sa kanila, kasi wala sa kanilang good, better, best. Ang sa kanila, ang pagbibigay diin sa isang bagay ay dinadaan sa pag-ulit ng salita. Ang isang beses ay good ka. Pag dalawang beses ay very good ka. Pag tatlong beses, very good ka. Dito, tatlong beses sinabi ng Panginoon, alagaan mo ang aking mga tupa. At dyan natin makikita na absolute ang pagbibigay ng Panginoon ng pagtatalaga o pag-a-appoint kay Pedro bilang pastol. Ang mabuting pastol na si Jesus ay ipinagkakatiwala o binibigay ang kanyang pagiging pastol kay Pedro. At kitang-kita yan doon sa salita na poimeneia, na to feed. At dyan naman galing ang salitang pastor o pastol, no? To feed my lamb, poimeneia my lamb, poimeneia my sheep. At isa po sa maaaring itanong ng ating mga kababayan, ano ba talaga ang kahulugan ng pagpapakain ng isang pastor? Yan po ay sinagot din mismo ng banal na kasulatan kung ating babasahin dito sa Jeremias 3:15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Sa Douay Rheims version, will feed you with knowledge and doctrine. Ang pinapakain po ng isang pastol ay kaalaman at unawa o doktrina. Ibig sabihin, yung aral. At ito nga ay pinagkalob ng Panginoong Jesus bago siya umakyat sa langit kay Apostol Pedro. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi tatlong beses po. Ganun po kaseryoso at absoluto yung pagbibigay ng Panginoong Jesus ng otoridad kay Apostol Pedro. Tama. Tumpak na tumpak yan, Brad. Tumbok na tumbok. Tumbok na tumbok. Tumpak na tumpak nga, Brad Mars. Tumbok na tumbok. Tama ka dyan. Natumbok mo. Natumbok. Ang dyan nga natin makikita, kasi isa sa mga ipinuprotesta o binabato sa Papa ng ilang hindi Katoliko o ng mga ibang kumukontra sa simbahan, eh bakit daw pati daw yung petsa, bakit daw pati yung araw ng pagsamba, inilipat ng Papa, inilipat ng simbahan. Hindi kasi nila naintindihan. Ang binigay na kapangyarihan ng Panginoon sa Papa at sa simbahan ay absolute. Plenary, kumbaga plenary. Yan. Kaya nga, nung sinabi nga, nung napag-usapan natin kanina, yung ginawang Gregorian ng kalendar, bakit daw pati yung panahon, pinakikialaman ng Papa? Dahil ibinigay sa kanya ng Diyos ang kapangyarihan na yan. At buong mundo sumunod. Buong mundo sumunod. Noong may mga sinasabi ang pagbibigay ng doktrina, yung mga dogma, idiniklara ng Papa, bakit infallible ang Papa? Kasi nga binigyan siya ng Panginoon ng karapatan, ng kapangyarihan. Kung anong itali mo sa lupa, ay itatali sa langit. Kung anong kalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit. Napakalinaw, Brad. Hindi mo pwedeng ipagkamali eh. Kaya nga yung sinasabi mong pagbibigay ng dogma o ng utos para panampalatayanan ng isang doktrina, yan naman ay may basihan sa banal na kasulatan. Kung ating babasahin dito sa 16:4-5 ng gawa ng mga apostol,
at sa kanilang pagtahak sa mga bayan ay ibinigay sa kanila ang mga utos na inilagda ng mga apostol at ng mga matanda sa Jerusalem upang kanilang tuparin. Kaya nga, ang mga iglesia ay pinalakas sa pananampalataya at naragdagan ng bilang araw-araw. Ito po ay nasusunod sa Iglesia Katolika sa pagkakang salitang utos sa Tagalog, sa English po decrees, sa salitang Griego yan po ay dogmata na pinagtibay iutos ng mga apostol. Yung kahalili nila, mga obispo. Sa versikulo 5, ang sinasabi, ang iglesia ay pinalakas sa pananampalataya. Yung kapangyarihan ng magpalakas sa pananampalataya ng buong kapatiran, yun ay itinagubili ng Panginoong Hesukristo kay Apostol Pedro. At ito'y matutunghayan natin, kapatid na June, sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang kapitulo ay 22, ang versikulo po ay 31 hanggang 32. Mababasa natin sa talata. Simon, Simon, hiningi ni Satanas na salain kayong tulad ng trigo. Pero ipinagdasal kita nang di bumagsak ang iyong pananampalataya. At pagbabalik loob mo naman, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Yung pagpapatatag ay ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo kay Apostol Pedro lamang. Tama. Kaya po, the power to confirm the faith of the brethren is given by the Lord to the Apostle Peter and to his successor in the Petrine ministry, ang Santo Papa. Naalala ko lang, Brad. Isa kasi sa mga tinatanong ng mga hindi umaayon sa Simbahang Katoliko, paano naman daw natin natiyak? Eh kay Pedro lang naman ibinigay yan eh. Hindi naman paano natiyak yung pati ba naman itong mga papa na to kasama niya, ang dami na niyan. Ang sinasagot ko sa kanila, Diyos din ang nagtakda ng pamamaraan. Correct. Kung paano hahalili, papaano pipiliin, papaano magkakaroon ng pagpapatuloy ang aral ng na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia. Makikita natin ang kapangyarihan ng pagpapatuloy nito ng pagbibigay ng kapangyarihan sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 14. Sabi rito, huwag mong kalimutan ng kaloob na nasa iyo, na ipinagkaloob sa iyo sa bisa ng mga salita ng mga propeta kasabay ng pagpapatong ng kamay ng matatanda. Sapagkat nasa pagpapatong o laying on of hands, ipinapasa. Ang konting backgrounder lang, ang Espiritu Santo ay ibinigay ng Panginoon sa mga apostol, sa mga unang alagad, sa Acts, Gawa, Kapitulo 2, 1 hanggang 4. Bumaba ang Espiritu Santo, bumaba sa mga apostol. At paano naman nila binigay ang Espiritu Santo? Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay. Kung kanino lang ipatong ang kamay, naroon ang pagpapasang Espiritu Santo, kapangyarihan, kahalalan na bigay ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu, at naroon din sa pagpapatong ng kamay ang pagtatalaga. Ito yung binabanggit sa 1 Timoteo. Sa pamamagitan ng pagpapatong na kamay na yan, naipasa mula kay Pedro hanggang kay Pope Francis ang kahalalan at katalagahan bilang Santo Papa. At nakakapagtaka nga kung walang kahalili si Pedro, si Judas nga na traidor eh. Matapos na siya ay mamatay, nagkaroon agad ng kahalili. At ito'y mababasa natin dito sa 1:20 ng Gawa ng mga Apostol, sapagkat nasusulat sa aklat ng mga awit, bayaang mawala nawa ng tao ang kanyang tahanan, at huwag bayaang manahan doon ng sinuman, at bayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Sa salitang Ingles po, sa King James Version, for it is written in the book of Psalms, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. So meron pong kahalili ayon po sa disenyo ng Diyos yung mga apostol. Wala pong ibang claimant sa apostolic succession kay Pedro maliban po sa Santo Papa. Dahil kung meron pong claimant, baka yun ho ang totoo. Wala namang hong iba. Kumbaga, isa lamang ang nagki-claim, siya yun. At si Apostol Pedro mismo ay talagang nangako na bago siya mamatay, yung aral ng Panginoong Jesus ay magpapatuloy at maaalala sa tuwi-tuwi na. At ito po ay kanyang binanggit
sa kanyang kahuli-huliang sulat. Sa ikalawang Pedro, ang kapitulo po ay 1, ang bersikulo po ay 15. Ito po ang sabi ni Pedro mismo. Oo, pagsisikapan ko na sa tuwi-tuwi na pagkamatay ko'y inyong maaalala ang mga bagay na ito. Alam ni Pedro na siya'y mamamatay, pero dapat ito'y maaalala. Kaya po, maliban sa kanyang sinulat na dalawang aklat, eh meron din ho siyang kahalili at ito po ay napapatunayan ng kasaysayan. At ito po ay pinapatunayan ng kasaysayan yung pag-iral ni Apostol Pedro sa Roma. At hindi lamang si Apostol Pedro, maging si Apostol Pablo. At ito po sa Handbook of the Christian Faith ni John Swartz na isa pong protestanteng ebanghelico. Dito po sa pahina 153, ganito po ang kanyang pag-amin. The church in Rome was by far the most important church in Christendom. It was situated in the ancient imperial capital of the empire. It had the largest congregation of Christians, and its roots went back to Peter and Paul, the two greatest saints of the church, whose martyred remains, it was believed, were buried there. Napakalinaw po ang patotoo, hindi lamang po ng mga Katoliko, kundi ng mga referensya ng ating mga kaibayo. Brother June, wala na tayong oras masyado, no? Napakaganda ng ating talakayan. Ano na lang ang iyong mensahe sa ating mga kababayan, lalo na sila'y naghihintay sa pagdatal ng ating Santo Papa? Ang masasabi ko lang sa mga kapatid nating Katoliko, ay matuwa tayo, maging proud tayo na tayong mga Katoliko at may kaugnayan tayo sa Santo Papa. Ibig sabihin kasi noon, kung may kaugnayan ka sa Papa, may kaugnayan ka kay Kristo mismo. Dahil si Kristo ang nagtalaga sa Santo Papa. Sa mga hindi naman Katoliko, maraming salamat kung nakikinig kayo sa Pope. Pero, pag-aralan din natin ang kasaysayan. Dahil kung talagang nakikinig tayo kay Kristo bilang Diyos, kung talagang kinikilala natin si Jesus bilang Panginoon, kikilalan natin ang taong itinilaga niya para mangalaga sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, I love you, pero hindi ko gusto yung itinalaga mo. Duplicity po ang tawag doon. Hindi mo pwedeng sabihin na, Panginoon, sumusunod ako sa iyo, pero sa mga sinasabi mo lang na gusto ko, yung mga ayaw ko na sinabi mo, kalimutan na muna natin. Wala pong ganun. It's either we are for Christ or we are against Christ. And if we are for Christ, let us love the Pope. He is our Father. He is our Shepherd as appointed by the Shepherd himself. At yun po siguro sana mapuno tayo ng pagpapala sa pagdating ni Pope Francis dito sa ating bansa sa mga darating na linggo. Maraming salamat. Napakaganda ng tinuran mo, kapatid na June. Napakasimple lamang po. Kapag po tayo ay nakikinig sa mga itinalaga ng Panginoong Jesus, tayo ay nakikinig mismo sa Kanya. He who hears you, hears me, ika nga. Ito po si Attorney Marwil Yasos na nagsasabing, alamin po natin ang katotohanan na siyang tunay na magpapalaya sa atin.